Magandang araw po sa ating lahat mga kagri. Sa video ito, atin pong alamin at tignan ang ating brooding pen or dito sa ating brooding area. So it is very important mga kagri, especially sa ating mga kagri na kasisimula pa lamang or yung may balak magkaroon ng chicken production. So ito po yung ating brooding pen. Nahati ito sa dalawang division. So tingnan natin kung ano ang napapaloob dyan sa division. And before entering the area, so kailangan lagyan natin yan ng disinfectant, no? Para po maiwasan yung pag-transfer ng mga possible diseases from farm to dito sa ating area. So dito na inilagay yung incubator po natin, no? And ang init ng incubator na ginagamit natin is 37.6 degrees Celsius. That is enough para doon sa ating mga manok, no? Para mapisa. Dito naman mga ka-agri, dito ilagay yung itlog for candling. Tingnan kung may similya ba o wala yung itlog after 7 days of incubation. Kailangan talagang tignan kung healthy ba or hindi yung itlog para ma-remove yung mga itlog na hindi na kailangan o hindi na mapisa. So ito pwede tayong gagamit ng box, no, na may butas sa dito sa gitna and sa ilalim dyan may bulb para makita talaga. So ito naman yung ating first part ng incubator, no? So ito ay automatic. So automatic na itong magsiswing. So may oras yan. Every hour magsiswing yan, no? Para ma-maintain talaga yung fertility ng embryo. And dito sa ibaba, may tubig dyan, no? For humidity. So yan po yung magbibigay ng tubig doon sa loob. And then sa dito sa loob, nandyan rin ang ating ilaw na magsisilbing init doon sa itlog. So after 18 days, dito natin inilagay or ilalagay yung mga chicks, yung mga itlog po natin. Para after 21 days, dyan na sila mapipisa, no? So kailangan talaga nating kunin doon sa incubator para maiwasan yung mortality kasi baka ma-injure yung ating mga siso. Dito naman sa another part ng kwartong ito. So dito naman sa part na ito. Alright mga agri, bago po natin ituloy ang ating video, gusto ko lang po itong i-flex, no, ang product ng Manzaro, no. And isa na dito ay ang sapatos nila. Ito ang kanilang latest sapatos. So hindi lang sapatos ang kanilang mga item mga ka-agri, including the bags, and of course meron din sila ditong hat. Napakatibay nito mga ka-agri, and of course I like the gray color. So napakatibay, proven and tested po ang Manzaro. And even my bag, I think almost 4 years ko na itong ginagamit, nagamit ko pa rin, no, yung Manzaro bag natin. So napakatibay mga ka-agri. Dito natin inilagay yung ating mga brooding pen.